there are 31 countries. Alam niyo ba na number 9 tayo in terms of corruption? Okay. So nakakalungkot. Magandang araw. Mga kababayan po natin, may mas matinding revelasyon pa na nilabas itong si Mayor Maghalong patungkol sa umano'y korupsyon, porsyentuhan sa mga proyekto ng mga mambabatas. Natandaan po natin na karaang linggo ay nagsalita itong si Congressman Marcoleta na mukhang nagmamalinis umano itong si Mayor Maghalong, pero may tinatago rin umano itong sikreto na pwede rin ibunyag ni Congressman Marcoleta. Ngunit ngayong araw, mga kababayan po natin, sa naging interview nito sa GMA News ay isiniwalat niya lahat ng mga diskarte estilo kung paano sila kumita itong mga mambabatas sa mga kontraktor. At ang nangyayari minsan o mano, mga kababayan natin, ay kunwa-kunwari na lang ang nangyayaring bidding, pero ito ay naluto na. Kaya ang ibang mga kontraktor o mano, imbis na sasali, ay hindi na sumasali dahil alam nila at kilala nila kung sino o mano itong mga mambabatas na marunong na. Kumbaga, sarili nilang proyekto, sarili nilang kontraktor, sarili nilang supplier, kaya lutong-luto o tibang-tiba o mano sa kanilang mga porsyento. Kaya ang nangyayari, ang ilang mga infrastructure project po natin ay low standard, mababang standard, mga kababayan po natin. At hindi lang pala sa infrastructure kumikita ito sila. For example, sa TISDA o mano, pinakikitaan din nila yung ilang proyekto ng TISDA. So, ilang proyekto na kinakanta o mano ng ating mga mambabatas. So, lahat po yan. Pwede pala nila o manong mapagkitaan. Basta't importante o mano ay mailaan nila itong budget. Magkaroon lang sila ng proyekto, sigurado kikita na sila. Kaya o mano, ang natira sa mga proyekto, maliliit na lang. So substandard, low quality ang magsasuffer o mano, ang taong bayan. So kaya yung kay Mayor Maghalong, hindi niya na kasi kayang tiisin. Alam niyo po ba, mga kababayan natin, si Mayor Maghalong o mano ay kinasuhan niya mismo yung DPWH na nag-construct doon sa mga infrastructure sa kanilang lugar. Kasi na-find out niya na substandard. At sa buong Pilipinas, siya lang umano yung mayor, o siya lang umano yung ating baga politiko na kinasuhan ang DPWH. Kasi nalaman niya na may corruption. At hindi siya umano pumapatol sa corruption kung ano man offer ng mga kontraktor. Mayor, may 10% ka, o kami yung papanalunin nyo sa bidding. Hindi o umano o obra sa kanya, mga kababayan po natin. So ganun umano siya, katapat sa kanyang serbisyo. At matandaan po natin, nahanda siya umano ibigay ang ilang parte ng kanyang pension bilang retired general ng PNP para makabawas sa utang ng ating bansa. I mean, I was invited to several forum, especially with local chief executives, at nabigyan ako ng pagkakataon para magbigay ng presentation. Resource person ako tungkol sa technology and governance. Yung relationship nito. Basically, paano mo gagamitin ng technology para ma-enhance mo the way you govern your local government unit. So sa aking presentation, yung first 15 minutes, talagang very attentive sila. Very attentive sila, nakikinig sila, nakikita mo talaga. By the way, inimbita ako ng Civil Service Commission at DILG. Mm-hmm. Pero pag nag-umpisa ko nang dalhin yung topics sa good governance, mm-hmm, banggitin ko na yung corruption, yung correlation ng traditional politics, corruption at poverty, dyan na rin. Marami na rin nag-uumpisang manood na pagbasa ng kanilang mga cellphones. Okay. Kaya yung mga ibang ahensya na present nung gumaganon sa akin. Pero makikita mo talaga yung body language ng ibang mga, ng marami ring local chief executive na hindi na rin nakikinig. Kaya nakakalungkot. Mm-hmm. Kaya nga, tanong ko nga nun is good governance becoming an exception? At corruption now becoming a norm? Pag naririnig mo rin sa feedback sa mga contractors, ibang-ibang mga politiko rin, no? Makakasama ko rin politiko. Maririnig mo talaga na talagang matindi rin ang corruption. In fact,
sa buong Asia Pacific, there are 31 countries. Alam nyo ba na number 9 tayo in terms of corruption? So nakakalungkot. Kontrata yun, eh. May 7%, 10%, 15%, hanggang 20%, 25%. Meron ding aabot na mga 40%, 30 to 40% sa iba-ibang mga probinsya. No? Conforme yan kung infrastructure. Sa supply naman, lalo-lalo na pagdating sa medicine naman, aabot siya ng mga 25% pagdating sa medicine. Ano? At pwede rin doon sa mga test da, no? Kung minsan yung mga ibang mambabatas naman, o ang training na gagamitin ng testa dito sa school na to. Tapos magugulat na lang sila na let us say ang binigay na quota para doon sa training na yun is around 400. Pero magugulat na lang na 150 lang ang nag-attend. The rest are ghost students. So grabe ano mga kababayan po natin. Ano? Actually, minsan ang iniisip po natin na pinagkikitaan itong mga politiko is infrastructure project, you know. So dito maiisip natin pati yung mga training ng TISDA, yung mga medicine supply. So pinakikitaan, grabe mga kababayan po natin. So malala pala talaga, ano? Imagine mo pangsiyam tayo sa ano sa Asia ba? Ayon kaya Mayor Magalong na isa sa pinakamalala ang corruption sa ating bansa. So mahirap eh. Kasi once na pumasok sa politiko itong mga kilalang tao, malalaki yung gastos sa pag panahon ng kampanya. So obviously, hugutin nila yun sa mga proyekto ng gobyerno na kanilang ipopromote o kanilang pupundukan. So talagang mahirap. Ano? So actually, mahirap itong ginagawa ni Mayor Magalong kasi ano ito eh, exposure na ito ng conspiracy against doon sa mga mambabatas na sinasabi niya. Kasi wala siyang pinangalanan ni isa eh. Hindi na lahat niya. Lahat na mambabatas gumagawa ng ganito. Gumagawa ng porsyentuhan. Kumikita sa ganito. So nila lahat niya eh. So, diba? So ang nagsalita dito is Congressman Marcolita lang. Ano, the rest ay nagpapatay Malaysia na lang eh. Kasi alam naman ng lahat, kahit ordinaryong Pilipino, alam naman nila na malakas ang corruption. Ang nangyayari lang, si Mayor Magalong, talagang ano siya, advocacy talaga siya ng good governance. Kaya hindi niya napipigilan sa kanyang sarili na talagang sasabihin ano sa publiko, sasabihin sa media kung ano yung mga paraan na ginagawa nitong mga mambabatas. So sa paraang ito mga kababayan po natin, natuto tayo ano, kung paano palang estilo, ano palang ginagawa nila para sila kumita, kung gaano pala kalaki ang kinikita nila dito. Ano. So minsan 50% na lang pala ng budget ang napupunta mismo sa proyekto. So, kawawa naman itong mga nagbabayad ng tax. Kasi normally, yung mga nasa politiko, mayayaman na eh. So, sana wag naman ganun. Masyado sila nagpapayaman, mga kababayan. So, marami. Nagiging innovative na nga yung mga involved sa corruption eh. Okay. O kaya, innovative meron na namang mga, kung titingnan mo yung profile ng ibang mga politiko, marami na sa kanila ang contractor. Okay. Dahil may porsyento na nga sila, sila pa yung contractor. Grabe. May porsyento ka na, contractor, supplier. Oo, tibang-tiba. Paldo-paldo ang kinikita, mga kababayan. Kung porsyento na, sila pa yung supplier. O yung iba naman, triple whammy, may porsyento na, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. So nakakalungkot. Kwan ng mga politiko talagang advance. Yeah, advance para panigurado. Pananaluhin kita, yeah, advance ko. Katulad yan, meron kaming sa akin, nagkaroon ako ng karanasan na pakisabi kay Magalong. Meron kami malaking project doon na sa Baguio City, na napakalaking project ng Youth Convergence Center. At ang offer ng isang contractor is pakisabi kay Magalong, magbibid kami ng 380 million pero 10% sa kanya. Wow, laki nun ah. Tapos very tempting kasi may second term election. So sabi, oh by the way, pakisabi kay Magalong, pwede na kami mag-advance sa kanya. Magkita na lang kami sa Clark Air Base. Kasi yung sa taas, lahat nung nasa baba hihingi. Okay. Lahat nang hihingi. Kaya kung pinakwenta mo yan, yung binigay ko nga sa'yo, 10% lang yan. Eh paano na lang kung ang hiningi 30%? Di ba? So kaya yung range na maiiwan na lang doon sa proyekto, maliit na lang.
sabi ko nga, 42.5% to 55% na lang may iwan eh. Kasi nga, kukuha yung sa taas. Let us say, ang kinukuha niya, 25% yung politiko. Pati yung mga engineers niya, lahat yan kukuha. O, binigyan mo si ganito eh. Bigyan mo rin kami. Tapos bigyan mo rin kami. Pati yung back, ingi rin niya. Ano? Tapos, siyempre, ilan na lang yung margin nung contractor. So, anong gagawin ng contractor? Yung nga, tanong ko doon sa contractor. O, ganun pala. Halit na lang pala may iiwan. Paano yung profit mo? Sir, ganito na lang yung profit ko. Mga 5%, 10%. Maswerte na sir yung 15%. 12 to 15%. So, tanong ko sa kanya, anong gagawin? Mas malaki pa palang kinikita ng mga politiko kaysa contractor mismo, eh, no? Kawawa ang proyekto ng gobyerno natin. Eh, sir, bibili sir ako ng mga mumurahin sir ng mga materials. So in short, magiging substandard sir yun. Sabi nila sa akin. Makikita mo yung mga ibang mga contractors, ay ayaw ko na pumunta dyan sa ano yan. Kasi rig naman yan eh. Alam ko naman na hindi ako mananalo dyan kasi meron ng sindikato dyan eh. Kumbaga may grandfather dyan na, oh, itong project na to, sa kanya to ah. Itong project na to, sa kanya to. Kunyari, kunwa-kunwari na lang yung pagbibid. Just to go through the process, pero actually naluto na yun. May strengthen yung values of integrity, values of honesty. Doon talaga nade-develop yan. Ang problema rito, walang paper trail to kasi didi-deliver to cash. Kaya yun. So yun ang problema dyan mga kababayan po natin. Kasi walang paper trail o mano. So walang ebidensya, walang patunay kasi cash basis o mano ang nangyayari. So kung ganito, talagang nahirap mapatunayan ni Mayor Magalong, lalong-lalo na ito mga contractor na banggit niya pa sa ilang interview niya na hindi rin magsasalita. May nagkwento sa kanya na mga malalaking contractor, mga kaibigan niya, kakilala niya, pero paperless nga. So, cash basis, paano mapatunayan? Anong ebidensya na hawak? Wala po. So, ito ang ina-expose ni Mayor Magalong. Obviously, totoo naman ito eh. Mahirap lang patunayan. Kasi una-una, walang dokumento eh. Puro verbal lang at saka diretso na pera. Mahirap patunayan. Mahirapan si Mayor Magalong. Lalong-lalo niya, ang mga kalaban niya ay kapwa niya politiko. Mas mataas sa kanya, mas malakas ang kapit sa gobyerno. Ito, ano na ito eh. Parang mafia ito eh. Sindikato ito sa ating gobyerno. So mahirapan siya. Kasi lahat na politiko na mambabatas, yun ang kanyang makakalaban. Congressman, senador. Kapwa niya mayor mismo sa pag-expose nito. Yung sinabi ni Mrs. Napoles no na isang bathtub na pera, grabe totoo na. Yun eh. Isang bathtub. Totoo yun eh. Kasi kung ang lalaki ng mga delivery, latas eh, ang laki ng project, 1 billion, singi ng 1 billion, latas 20%. Dinideliver yun, 200 million. Eh di bayad na sana yung utang natin, ano? Utang ng gobyerno, bayad na sana. Isipin mo lang kung paano i-deliver. Hindi mo naman pwedeng ibangko yung 200 mil. Correct. So saan mo dadalhin? Tatago nila sa bahay. O kaya mag-hire sila siguro ng isang condominium doon. Tapos yung mag-deliver. Panahon ko, Benji, hindi nangyari yan. Hindi makaporma yung mga politiko na yan sa akin. Sana maibalik yung ganun sistema. Opo. Ang ginawa po yata ni Secretary Singson noon, tinanggal na niya absolutely across the board 10-15% ng contract price kasi mukhang yun yung panghatag sa mga politiko. At tapos eh, yung competitive bidding, sabi niya pag isa lang ang nag-compete sa bidding, hindi pwedeng ganun, na negotiated contract. So mukhang okay, sa lokal, may konti pa rin problemang nanatili. Kasi nga itong connection ng politiko sa engineering district head. So, meron kayong pag-asa na maaayos pa yan? Kasi kung parang medyo sindikato natin bang masasabi yung connivance, ang politiko at ilang engineering districts, hindi naman lahat. Alam mo kasi it takes up a very, very strong leader to really change yung ganyong behavior mindset. Alam mo, napakahirap paguhin kasi lalo-lalo na. Are you aware that there is an acronym that is commonly term? So, yun po mga kababayan po natin. Aminado talaga si Mayor Magalong na hindi na ito matatanggal. Ato.
So dapat may isang leader talaga na talagang desidido siya na tukuyin, ano, alamin kung sino talaga yung mga corrupt na politiko. So actually, ginawa na yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami na rin siyang nahuli ng mga corrupt na namumuno dyan sa politika, ano. So kaso, hindi niya rin makayanan, dahil 6 months lang man ang kanyang pag-upo, ano, bilang presidente ng ating bansa. So sana isa yan sa tutukan ng ating gobyerno, ano. Alam natin, nandiyan naman yung kuwa, nandiyan naman yung ombudsman, sila naman yung umaalam, inaalam nila kung sino yung mga politiko na gumagawa ng corruption. So syempre nagbabase lamang sila sa dokumento na sinusumite. Kung may nakita silang anomalya, doon nila sustain. Pero syempre hindi naman sila gumagamit ng kanilang intel para malaman talaga either yung mambabatas ay corrupt, itong project ba ay kinatings, paano nila patunayan. So medyo mahirap talaga, mga kababayan po natin. So sana ito ay tutukan din ng ating Pangulo, ano. Gumawa sana siya ng parang task force, ng anti-corruption task force, ano, para sila talaga yung magtutukbas, sisilipin yung bawat proyekto ng mga congressman at mga senador para malaman kung may corruption talaga. So ang nangyari, ang problema nga lang ay parang sila-sila na lang din, ano, yung magkasosyo dito sa ang mga nakaupo sa ating gobyerno, ano. So malaki pala ditong kita sa infrastructure, ano, pati tista, pati medisina, pinagkakakitaan. So sana itong pag-expose ni Mayor Magalong ay maging isang halimbawa na sana ay dumami pa ang katulad niya, ano, na talagang advocates nitong good governance. Alam po natin na hindi na talaga nakayanan ni Mayor Magalong, mabigat na rin sa kanyang kalooban, dahil may alam siya, may nagkikwento sa kanya, may nagsasabi, may na-find out siya kasi nga kinasuhan niya yung DFWH diyan sa Baguio, ano, na nagsagawa ng proyekto which is substandard. So hindi maayos yung pagkagawa, kaya niya kinasuhan. So sana dumami pa, pero tingnan natin kung hanggang saan nga ba itong kagustuhan ni Mayor Magalong na good governance, kasi marami siya mga kalaban, eh.